Pagpalang araw mga kasimple. Hindi tayo masyadong ka-vlog kasi hindi rin ako nakapagtatanim masyado, mapasa pa yung lupa dyan. Pero ngayon meron kami mga ginagawa, yung aming bangkito, makita nyo to. At marami akong kahoy dito, tinuloy ko na lang para meron tayong source of income dito kahit papaano. So meron din kaming mga nabigyan na hindi ko lang na-vlog. Ngayon may nagpagawa sa akin ng upuan, yung standard katulad ng mga monoblocks, kahit ito lang sandalan. So try ko. At so yung aking mga palutsina rito, mga maninipis to, pero matigas to. Ang tawag nila dito Malaysian wood eh. Try ko nga gawin. So baybayan nyo ako, baka meron nga kayong mga ganito at pwede nating gawing upuan kaysa bibili pa tayo. Yan yung mga pangkito ko, medyo ano na yan, pirating na yan. May mga pa-order na, so salamat. Another source of income. So i-vlog ko rin yan. Nung posting yan, paano kumita yan. Pero benta nga namin yan, 120 lang. Yan. Sige, samahan nyo ako. Ito yung mga nabili naming napalutsina. Pero ito Malaysian wood ko eh. Kaya kahit manipis siya, matigas. Matigas pa sa, parang good lumber na rin siya. So, sinukat ko yung standard na bangkit o buwan na monoblock 17.5. Ito 17.5. Pag manipis to, gagawin ko pa apat dalin na dito pagkatapos. Pakita ko sa inyo yung reaction niya. Pero sure ako magiging matibay ito. Gawa tayo ng isa pa. Paakon lang. Apat na to. Makakabili kayo nito sa mga naggagawa ng crib. Mura lang to kasi hindi nila to ginagawa dahil matigas to. Kasi sa totoo matibay nga ito. Meron nga akong nakausap pa. Gusto nilang gawing ano ng gate ito. Sabi ko pwede to kasi ito yun, Malaysian wood to eh. Kahit sa ulanan po nilalagay, kinuha ko, matibay pa rin, tagalan ito. Ganitong itsura din ito nung binili ko. Yan ang ginawa ko lang makuha. Dahil nga yung isa ay biyak yung dulo, piningas ko, di pingasin ko na rin yung iba para magmukha siyang pare-parehas. Ayun, may mga pingas talaga eh. Kasi yung mga pinagpakuhan ko eh. Gagawin muna natin itong dahulan. Ito yung mga hibla sa gilid, tatanggalin lang. Gamit ko nga, itak lang. Wala kaming katam. Pero parating na yun. Meron akong nakausap. Ibigan din natin, gumagawa din talaga yun ng ano. Meron daw sa online, mura lang. Ulitan din natin ito. Kung ano yung itsura ng isa, yun din gagawin natin sa isa. Ayos na. Ito ang tunay na talaga discarte lang. Ako hindi talaga ako karpintero eh, pero yung tatay ko karpintero yun eh. Eh subok-subok lang, ayos naman. Nakagawa nga pala tayo ng mini upuan kagaya ng laptop yung ating kapatid. Shout out yan kay Sister Amy. Balak mo nga lang ipigay yun eh, inabutan pa ako kasi tontuwa siya, ang ganda raw. Ayos, pwede pa tayong gumawa ulit kasi maganda yung feedback eh. Yan. So, paana. Ah, ito yung bago natin ito. Yan ito. Dalawa pa. Yan. Nung magawa natin yung apat na pa. Yan ito. So, lagyan din natin ano yung dulo. Kunti hindi siya yun. So, apat. Yung paan natin. Ito. Ito naman yung
standard na haba at saka laban na gagayaan ko. So nakahanap ako ng marami tayong mga putol-putol. Ito, ito tatlo lang siya, tatlo lang. Tatlong pirato. At yung haba niya. So, ito naman, yung ating pangaligid. So pareha, dapat pantay lang din. Ito dapat parehas ang kapal dito. Siyempre, hindi. Huwag na alon-alon niya pag hindi. Parehas lang yung lahat. Parehas lang lahat. So, mas maganda to. Ito naman yung gawin natin pang-umpli sa gilid. Ganyan. Ganyan ang konsepto niyan. Talog yung paa. Yan. Gagawin natin. So, apat na pa. Tapos, lagyan natin ang bus dito. Di simple lang. Kita natin yung tuloy mo niya. So, gagawin ko nito para mas mabilis. Ito, pakuhan muna natin ito. Para pag nilapat natin yan, hindi na mahirap pakuhan. So, dahil nasa loob nga ito. Dapat. Lang natin. At yung teknika nito, ang palutina, kasi palutina itong isa, yung isa kahit Malaysian wood naman ito isa, para matibay ang pako, pasibat, hindi siya padiretso, isibat mo ng konti, pinililis, so, parang ganito yan, papahiga. Yan, napako na natin yung mga paa. So, ito yung likod o. Oh. Inalitan ko lang. Diretso pako natin to. Ganyan. Shoutout nga pala dyan sa ating mga kaibigan na masipag mag-share ng ating mga videos. Yan si Buddy Ray Lipaw. Yan, nandun yun sa Laguna, alam ko yan. Pero anilupit mag-litso nyo. Yan si Father Jeff. Kunihos, lagi nag-share ng video natin yan. Subscriber natin. Yan. Caster Seni, share. Yan, doon din sa ating mga customer. Yan, customer. Mga bumili na, tumangkilik. Maraming salamat, si Pastor Rene. Sister Eda. Sister E, yan. Sister Christy, shoutout nga pala. Brother Jojo. At tali, Brother Jojo, may order na lamesa yun. Ginagawa namin. Pilipong. Ano yun, gagawin niyang pang chairs and tables, mag-rental siya, maganda yun. So, ginagawa namin, yan, pa-vlog din natin yan. Sipag na tao din yung magandang kaibigan. Yun yung kinukuha ko rin minsan na fire and tricycle, kuha kami kaawad. Siyempre, yung ating kaibigan dyan, Brother Philip. Medyo busy lang, pero shout out, bro. Nami-miss ka na ni Precious Man. Ayan, napako na natin. Buwan na. Ipoy na nga siya. Pero lalagyan natin ang bristo. Dito sa ilalim. Parehas din ang haba. Para dito rin. Lalagyan pa natin ng maliit na ganyan para hindi talaga gagalaw-galaw makuha ng tibay. So, ito na, malapit na gawa tayo ng dalawang ganito. Tapos meron akong kakaibang pang varnish mamaya dyan. Actually hindi siya varnish, tinuro lang din sa akin para hindi aksayado tsaka maganda yung kulay niya. Yung maple na pambakal, maple na kulay pero pambakal siya, enamel. Tapos titimplahan mo ng thinner. Yung thinner naman, yung thin lang. Mamaya gagawin ko. Yun ang gagamitin natin. Okay.
natin ngayon. Varnish naman natin to, pero dapat to ang varnish, pero may nakapagsabi rin sa akin yung ang pambakal na maple quartz relief. Ayan, yan yung kulay nyo. Yan pambakal to. Ngayon, kahaluan ng thinner, pero hindi rin dapat malabnaw kasi mas tipid siya, mas maganda. Try ko lang. Susunod pang maganda dito na yung hindi naman natin. Tapos may gusto nga niya may pintura dito, parang pintura na parang varnish pa. Ayan. So, kakanawin. Mga parami yata dinner ko. Okay, nagtaga natin ulit ng pintura. Pagka malalaman mo daw yan, pag pinunas mo, kailangan dagdag at kunting halo. Oh, ha? So, target natin ito yung isang ganito, magagawa tayo ng sampay, makapag-pintura tayo ng 10 pangito. Pero tinay ko yung isang puno nito, ito malapit ng puno, magagawa ito ng 3 hanggang 4 na pangito. Maliit yung pangito, 4 kasi muro lang pinta namin eh. Kailangan yung varnish niya, nagpo-costing lang siya ng 10 piso sa isang piraso. Pag lumampas mo na wala na tayong kita nito. Try natin. Babaw mo. Maganda to, kaso hindi agad yung matutuyo siguro. O parehas ng pinto. Maganda nga to kung kasi hindi katulad ng varnish. Ang isang sausaw ito, dalawang ano na. Oo, oh, maganda nga ito. Ganda to. Pintura na, varnish pa. Yung isang sausaw, dalawang ano na. Mas maganda nga gamit ito. Tama ang turo. Mas makinta para ito. Tapos, yung varnish, pag tumagal, kumukupas yun. Ito, mas matagal kukupas ito. Ito na yung ating upuan. Pinatuyo na lang natin. Kasi mamaya may deliver natin. Dalawa, ito na una to. Kaya medyo tuyo na itong isa eh. Maapol yung kulay. Ito na, may thinner. Para siyang varnish na, pintura pa. Pulle. Tingisa kami. Nating upuan, kagidan din daw at dali na namin. Kusa mode. Ang lapit na tayo. Ito yung umuwi natin, isdaan 'to eh. Naalok ko. Tingnan natin si madam. Hello, madam. 125. Kada 'yon. Isa sa ito dalawa, diba? Gusto mo, 5 pa eh. Hindi, andun, mabagal yung kasama ko. Okay, sige. Discount din dyan kasi suki ako sa isda rito. Binibigyan rin ako discount dito eh. Ayun mga kasimple. Yan. Nakabenta nga tayo ng dalawang upuan ngayon. Biniyaran ng 450. 250 nga benta ko ng tinawaran. Pero binigyan kami nung bitoka ng isda. Lutuin namin ibong. Sarap din yun. Bito ko ka ng bangus sa yung mga malalaki isda nila. May amaya talaga ito. So okay ko yun. Pero meron, kinuha yung number ko doon. Meron pa tayong papagawa yung amo nila. So parang umpisa pa lang yun. At salamat sa inyong panonood. Nawa kayong magsawa. Sa mga hindi ko pa subscriber, pakisubscribe. Salamat po. At pakihit na rin yung notification bell. At
ang kailangan ko talaga ngayon watch hour eh, pero wala kasi ako ding masyadong maraming content, kaya ganun talaga ang nangyari. Halos hindi ko na namimit yun, pero tuloy-tuloy lang tayo. Yan. Kayo ang makapag-encourage dyan, hanggat may nanonood, dadagdagan pa nga subscriber ko, maraming salamat. So tuloy-tuloy tayo. Yan. Happy New Year! God bless us all!